Hello mga kabukasis, good morning and welcome back again to another vlog. For today's video, nandito tayo sa Del Pantio. If you wanna know today's vlog, just keep on watching! Kasis, ngayon nandito tayo sa may Del Pan kasama si General Su at Sir Richard Valencia, foreman June Zamora, kasama rin natin ang DEPW clearing team. Mga kabungas, sasakay lang natin, mumapa na naman tayo. Pakita ko sa inyo yung lapag, mga kabungas, nag-ooperate dito sa side na to. Del Pan pa rin tayo, mga kabungas, sa tapat ng Del Pan Bridge. Ito, bawal sa 75 days. Yun yung mga sira-sira, biniwendi kaya lang, bawal na sa Mangkita. Nagagamit, ang Mangkita, gano'n ko dito sa taong bayan. Yes, ang Mangkita ay safe na daanan para sa taong bayan. Ayun, kapitin. Oh, may sir, nag-breaker pa siya yung sarili. Ah, may sapita naman. Siyempre naman dyan, hindi naman nag-government na. Ay, mga bawal debris kasama sa pinababa ng 75 days. First offense, mga kabungasinis. Ay, mga kabungasinis, sa mga panahon na nakatayo yung mga bahay dito, itong lugar na to, ito yung dating mga may CR. And ito naman yung kabila na yan, ayan yung patay na tawag dito. Barangay, barangay. Yan, barangay na yan, laki na. O yan, dati yung mini plaza. Wow, mini plaza. Parang malita lang. Diba? Ang ganda. Di pa laruan, masaya, makikita yung bata dyan. Di pa laruan, gagawin lang natin parang park na maliit. Nice idea. Baka ayun siya, magaganda yan. Yan, ang ginagawa dyan, yung tinitwa, nalagyan tapos talaga ng parang bermuda glass, ayusin. Ayan. Baka may tanong kayo, parang mababa. Yung ina-expect natin ng mga, aliban sa improvement ng glass ang gagawin dyan, yung stretch lang dito, sa may ilalim ng tulay. Ano ba yung mga expect natin dyan? Bahay-bahay na giniba natin. Yan. Halos kalahati na dyan, wala eh, di ba? Sabi ko nga sa inyo, yung mga squatter dyan, unti-unti yan, dinadala yan sa probinsya. Dinadala yan kasi hindi naman biglaan yan eh. Yung iba dyan, nasa ilang pamilya yan, nasa 80 families yan. Kung bibilangin mo, nasa 30 na lang yan. Kasi nga, ina-isa yan. Hinahanap kasi yan sa DSWD, yung kanilang mga relative family. Diba? O inihina niya sa internet, o pagkatapos yan, coordinate with the barangay and the DSWD, o tapos yan, ibabalik to. Kung saan sila nang galing, ha? Pag dito, ilagay nila sa ayos. Yan, marami na din sa ato ng after to. Kasi unlimited dyan yung ginagawa namin, unlimited dyan. Kaya lang yung 75 days na yan,
pinapatupad natin, kumbaga yung eksperimento yun eh. Kung effective ba o hindi. O effective, kaya nag-adjust. Yes. O ngayon, effective, unlimited na. Ano lang yan? Yung mga tatanong din kasi, yung CIRG kasi na 75 days na additional elective order sa mga panagoy official. Eh, ang tanong ko dyan, bakit hindi ka lumalabas sa labas para tulungan yung mga barangay? Ayoko kasi silang mano eh. Ayoko sila masuspindi. Diba? Kasi yung mga barangay na yan, lalo yung mga chairman na yan, mga chairman ha, inasabi ko na sa inyo, pagtulungan tayo. Pag hindi nyo ako tinulungan, eh, pasensyaan tayo. Tutulungan ko kayo para hindi kayo masuspindi. Ayusin natin yung lugar nyo. Kaya lang, nasa inyo naman yan eh. Pagkatapos natin maklearing yan, kayo na. Responsibilidad nyo na yan. Yes, hindi naman laging ako lang eh. Siya lang ako. Ang dami yung chairman. Ang daming barangay officials. May zone chairman pa yan. Bukod sa zone chairman, may mga chairman yan. Diba? Pagtulungan tayo, ayusin natin ang Maynila. Hindi naman para sa akin lang to, para sa inyo eh. Para sa tutulong ng generasyon. Kaya nga sinabi ko, meron tayong kasama kanina, taga-OFW. Natuwa dahil sa nakikita, di ba? So, magkakaroon ng apo yan. So, pag laki niyan, makikita, ganito na pala ang magiging Maynila, di ba? May pagbabago, malaki na pagbabago, di ba? So, ayusin natin. General, nasa po, speaking of OFW, yan si Boss Mario. Boss Mario, while you are watching, perspective ko naman na nandun pa kayo sa California, ano yung mga question na pumapasok sa inyo when it comes to pag napapanood yung ginagawa nyo ng hindi ko natatakot itong mga tao na ito, napaka isang araw na lang magpalo. Itong ba sinabi nun dahil sa mga binagawa nilang pagano sa mga kakuhaya ng mga tao ito. Eh, kasi hindi naman biro lagi yung ginagawa ni General Subat sa araw-araw. Buhay din. Ano mo ba sasagot na rin daw, Boss Jen? Tanong daw ni Boss Mario, parang ang question niya is yung safety. Safety ko. Safety ko, at saka safety ng vlogger. Ganito yan. Yung mga taong yan, na naargabyado natin, natural natin na yun, di ba? Pero yan, hindi ko naman agad kinuha yan eh. Hindi ko agad pinerwisyo yan eh. Nakiusap ako dyan ng ilang pipis. Halos murahin na ako ng tao. Para lang magawang ko ng ano. O ngayon, tatanggalin ko. Hindi ko na magkukunin yung kanilang mga sila. Yes, hindi na ako si General ng panenda. Never. Kahit paano yun, may kukunan yun eh. Kukunin ko. Pakiusap ako. Tapos, yung mga nagtatayo
kayo dyan sa construction, ha? Nagpapalusot, pinapalusot nyo sa City of Manila. Huwag nyo lang gawin yan. Uubusin po kayo. Ha? Sinasabi ko ninyo, makakuha tayo. Niyado. Ha? Pinapakiusapan ko na kayo. Dahil pagka nadaanan ko, wala tayong pakiusapan, wala tayong arguran dito. Ha? Patupad natin kung walang tama. Patapada. Ha? Dahil yan, hindi lang ang hindi lang kayo makikinabang, pati ang city. Kasi malaki na wawala sa city. Pagka ganyan eh. Ha? I-apply nyo lang, repair. Ha? Tapos yung construction. Nayarihin ko kayo. Iwala kayo. Eh mga kapungsis, kasi may mga nagtatanong bakit kalaban nyo na si Mayor Risco alam ni mga bagay-bagay. Mga kapungsis, isa lang si Mayor Risco Moreno, kailangan niya ng tulong ng mga namumuno, ng mga kung sino man tulad natin, kailangan ni Mayor Risco ng tulong para malaman yung mga pasaway sa kanyang administrasyon. Di kaya ni Mayor Risco na siya lang. Tulong-tulong mga kabungis-bis para sa magandang pagbabago, para sa magandang Maynila. Sobrang ganda na yun. Bilang mga OFW, ano yung sa tingin mo, ikaw na personal sa tingin mo na itulong sa kami mga sa video o kami mga nato? Wala yung mga vlogging na ito. Wala yung mga expose na ito. Ito yung mga expose ito. Hindi dahil sa mga vlogging. Malaking bagay sila para sa salamat sa inyo mga manonood namin. Maraming maraming salamat po. Yes. Have a safe trip po. Hindi nyo makakalimutan to. Kasi nakita kami ang kulay dyan. Dalaan lang ako eh. Sabi nga niya eh, kung merong gusto may tumira sa akin, hindi ko kain ako eh. Maraming salamat po, sir. Pwede naman siya magkakadi. Yes. Yes. May malasakit. May paninindigan.